Bye! Nandito na yung grab. Ayun, so I'm at Naia right now, Terminal 1. International departures. My airline is Japan Airlines. And meron na akong printed na boarding pass. And nagbayad na rin ako ng travel tax online. So I'm not sure kung... And wala rin akong check-in baggage. I only have this. Hand carry. A carry-on baggage. Hi! Tapos na rin sa immigration and the final security check. We are now on our way to the gate, boarding gate. Passport and boarding pass. So. Thank you. So, ayun nga guys, I'm already at the boarding gate and time check 11:30 p.m. I still have 2 hours for boarding until boarding. Wala rin namang naka daan lahat. Nakadaan sa immigration, sa mga security check. There were 3 security checks sa pag-check ng luggage. At saka na-random ako dun sa ano, parang merong sinaswab sa kamay at sa luggage. Weird. I was parang gusto kong ma-offend nung una. Pero mukhang mabait naman si ating security. So ang inisip ko na lang, siguro ang pinipili niya yung mukhang mga matutino para walang para iwas problema. So kapag sinuwag mo, okay na ganoon. Dagdag na sa ano, pasok na sa quota. Pasok na sa quota. Nang walang issues. Ayun siguro. Anyway, that's just it. Yun lang, ang init talaga dito sa airport. Grabe, madaling araw na. Tapos, ating gabi pa lang naman. Pero, kahit ba talaga dito sa airport natin? Nag-doble-doble layering ako ng ano, ng damit. But in the end, yun nga yung purpose kaya ako bakit ako nag-layering ng damit para madaling mag, magtanggal, magbawas ng damit or mag-add as necessary. Anyway, so we still have 2 hours till boarding, and that's it. I'll see you in Japan, I suppose. Thank you.
then cancel, and then go back to my SOS again. Yeah. Okay, pakihintay na lang po. Ah, okay. Ayan, kailangan mo pa sa ano. Ayan, ihanda mo ito, tsaka yung iyong passport. Ipapakita mo yan dun, ha? Alright. Okay. Thank you. Ihanda lang po yung tatlong yan. So, I went up. I'm looking for currency exchange. That's the next train or the next bus. Haagen-Dazs. Okay, natatakam sa Haagen-Dazs. Where are we? Eh? 3040 bus lounge. So I took the airport limousine bus from Narita going to here, Haneda. Kasi madalas or mostly ng mga international flights ay doon sa Narita. And then yung mga domestic flights mostly dito sa Haneda. So there you go, kapag mag-book kayo sa sa JAL specifically. I don't know lang sa iba pang airlines. I haven't tried ANA before. Be careful, double check, kasi I thought talaga sa Haneda siya didiretso. Tapos dito na rin ako lilipat lang ng connecting flight. Yung pala, lilipat pa ako ng ibang airport. In case, hindi naman ganun kaano. It's just 1 hour and 30 minutes na a bus ride. Nakatulog pa nga ako eh. Sana umabot ng mga 1 hour yung tulog kasi hindi rin ako nakatulog sa aeroplano. So, that's one thing to check and be careful about, kasi nung nagbook ako noon, all the time I thought nasa Haneda din lang yung ano ko, Haneda ang arrival tapos magpapalit ako ng connecting flight in the same airport. Hindi pala. Buti nakita ko in advance. Anyway, how is it important then? Well, apart from the fact na may cost nakasama kasi babayaran mo pa rin yung anyway airport limousine, the bus. Kapag ikaw ay nagbook ng or nagpa-reserve and nagbook ng pocket wifi and nagpipiliin mo yung airport kung saan mo siya pipick upin, that's important, di ba? So, ay ako ang ending ko na lang para wala nang problema. Doon na lang sa Osaka. Pagbaba ko doon, doon ko na lang kunin yung pocket wifi ko. So far naman, okay, kasi may free wifi kagad na ano, very reliable dun sa Narita, dito rin sa Haneda, and of course dun din sa airport limousine, dun din sa bus. Imagine that. So kahit na wala akong pocket wifi, na connect naman ako online and nakapag-update ako ng status. So okay na rin. Nag-survive, and it's just a half day. Time check, it's 5 to
12 p.m. to 12 noon. And my flight is, alam ko mga ano pa, shortly before 1. So, let's see. Ito yung aking ano. Boarding pass. It says 12:50. Okay, so yun ya. Kulang ano. 1 hour pa. And ano pa ba yung mga medyo blunders ko? Kaninang madaling araw. Hindi, okay din lang naman kasi tawag dito. I was worried, baka sabi ko yung travel tax, nag-double ako ng bayad. Kasi I thought, pero una ko naman ang ginawa, di ba nakabili na ako ng plane ticket way before. Tapos, kagabi, kahapon, nagbayad ako ng tax online, yung travel tax. Lahat ng mga Filipinos going ano abroad, bound for abroad, lalo for tourism, are supposed to pay the travel tax, di ba? Pero may mga ano yan eh, parang may reduced tax, depende rin sa parang classification mo, like for example, OFWs. I don't know, parang hindi na rin sila kailangan magbayad. Ayun, may naman announcement in Nihongo. Natawa ko, parang nasa aeroplano pa rin ako kasi laging may kasunod na English translation. I'm expecting na may English translation, pero wala. Kasi nga domestic ano na to, terminal na to, given na mostly are Japanese. Ayun. In any case, as I was saying, no, kasi akala ko, so nakapagbayad na ako online, and then saka ko lang na-realize, baka nagbayad na ako, baka kasama na yung travel tax doon sa airplane ticket. Minsan kasi parang may mga taxes na kalagay doon. Well, merong tax talaga doon sa ano, sa pag-purchase mo ng ano, plane ticket. But I wasn't sure. Well, it turns out na hindi naman kasama yung travel tax, so tama lang talaga nagbayad ako. Ayun. And then kanina lang, minsan ano eh, kaso mahirap din ano, it's easier said than done. Yung parang you have to pay attention always. Minsan kasi hindi mo maano, katulad niya. Minsan tawag yung may mga maliliit na bagay na ano eh. Katulad ng ang dami kasing ano rito, parang yung gate papunta sa security. Not the boarding gate ah. Marami talagang boarding gate, pero like yung before pumasok ka sa going past the security. Parang by airline pa pala yung mga gates na yun. Nakakainis. Eh pare-pareho rin lang naman ng kalalabas sa pag pumasok ka, pare-pareho rin ng papasukan yun. So, yung isang airline was requiring na lahat ng devices ilabas sa carry-on baggage. Eh practically lahat nilabas ko doon sa backpack ko dahil puro devices, tablets, laptop. Tapos it turns out na hindi pala, ibang airline pala yon, hindi Japan Airlines. So I had to like pack it all up again and then lipat ng ibang gate, security gate. Ayun. Weird nga kasi pagdating sa JAL naman, hindi naman kailangan ilabas pa lahat ng ano, devices. Ayun. In any case, what I would like to ano, point out is every now and then talaga pag travel ka, lalo dito sa Japan, minsan mako-confuse ka lang. Pero at least hindi siya nakakapagod, hindi siya nakaka-tawag dito, frustrate masyado. Ayun. As opposed kasi talaga sa Pilipinas, parang lahat na lang ng bagay, ano eh, tawag ito talagang very frustrating, talagang nadidrain ka ganun. Dito kahit na magkamali ka, ako before, sa mga before kong travel, parang noon parang madalas eh, kahit nasanay na ako, minsan mapapalampas ako ng train station, tapos ikot ako, babalik pa ako, ganyan. Tawag dito, at least convenient, nandoon ka na na ano. Yun nga lang, kapag talagang nagano ka, you don't pay attention, enough attention,
talagang magkakamali ka. Yun nga lang, kapag to correct it, to remedy the situation, at least madali na lang, as opposed to sa Pinas, parang napakahirap, diba? Ayun. So, at this point, yun na lang muna. Medyo half day pa lang to. Kumain ako dahil sobrang gutom ko. Ang sarap sa pansukemen. Nakita nyo kanina for sure sa video. Hindi ko alam kung dahil ba nandito ako sa Japan or because sadyang gutom lang talaga ako. Ayun. So, mamaya pagdating ko sa Osaka, mukhang magagala na agad pero medyo pagod na ako. Good luck na lang. Kasi nga wala pa akong tulog eh. So, I'm not so sure pa kasi nga wala akong plano kung paano mangyayari. So, kapagod ako sobra by tonight, baka stay put muna ako, pahinga muna ako tomorrow, gano'n. Or explore yung immediate vicinity, yung place lang nung ano. Parang the typical Japanese neighborhood, gano'n lang yung peg ng ano, ng day 2. Pero so far, tong day 1, that's half day pa lang. And I think baka mag libot-libot mamaya sa Osaka. Paglapag ng airplane, I'm going to meet a friend, parang kapatid ko na yung bro ko. So, he's working here. I mean, here in Japan, he's working there sa Kansai area. Ayun. Maybe, we can ask him to share some insights pagdating dyan sa how he got his job and all, diba? Malay mo, marami rin matulungan yung ganong information. And it's going to be very helpful. He's like yung bang the usual na mga technical trainees na kinukuha ng mga Japanese companies, ganun, from mga usually sa mga developing nations, yan, mga Vietnamese, Thai maybe, and others, mga Filipinos, ganyan. Ayun, mga technical trainees. That's it, and laters. Hi guys, so I have reached my final destination for today. Well, at least for the airports. I'm now in Kansai International Airport. Or at least I came out of the domestic terminal. I need to look for terminal 1. To pick up my pocket Wi-Fi. I need to pick up my pocket Wi-Fi. So I finally picked up my pocket Wi-Fi. Terms and then the device itself. Ang weird niya, no? Mukha siyang smartphone. But it's there. Hinahanap ko yung kanyang username and password details. Ito na pala. Nakalagay na siya sa mismong device. Alright. So I needed this. Actually, basic tong pocket Wi-Fi because you need to have internet connection to check the maps and any information. Pwede kang, you can opt for the SIM card, but I need to connect multiple devices, so I opted for a pocket Wi-Fi. So I rented this for almost about 9,000 for 29 days. 9,000 pesos. Alright. Alright, we're at Namba Station. Waiting for
Yataguan. Hello. Hi. Kumusta naman? Sa Japan. Nung nakita akong malapit nang sa tayo, ay i-on ko na yung cam. Hi world. I know. Hi guys, welcome. Hi video, welcome to the guys. Video lang ng video, patayon sa edit. Sa editing, Diyos ko. Hindi, kasi tumitingin ako kanina yung nandiyan. Ano pangalan nun? Yung pinikturan ko kanina. Restaurant pala yun. Tapos curry yung nakadisplay. Curry. Pero anong trip mong kainin? Kahit ano, yun. Yung binigay mo. Masarap yun. Yung yakiniku na yun. Ayan. Yung yakiniku masarap yun. Picture tayo. Hello! Picture talaga. So, yun nga po, no? So now, kakarating lang po namin dito sa ano, kakamit. Wow! Ano, very natural! kakamit up lang po namin, no? Ang haba-haba po talaga ng Namba Station, no? Dalawa po kasi Namba right. Station, isang Midosoji. Yes, oo. At isang, ano man to, malapit dun sa May Park. I know, right? So, magkahiwalay po silang dalawa. Kaya, ano, kung pupunta man kayo, mag-meet up kayo sa Namba, specific na station. Kaya nga, di ba sinabi ko sa'yo kanina kung ano yung ano? Anyway, so kami nag-meet up na at kailangan na po namin kumain. Wow. Very go. Natural, tama grabe siya. Tigil ka lang. Okay na. Hindi ko natagalit yung audio nito. Yung sinabi mo. Hello! So, sa tabi ng arko ng Dotonbori is either meron Don Quixote. Pero meron akong isasuggest sa inyo na mura lang tapos ang sarap na yakiniku, which is barbecue something blah blah blah. Come on, let's go. Let's eat the shit. I said where? So, ito po, budget lang siya pero ang sarap. Yun lang masasabi ko. It's a must go place. Yeah. Tatandaan niyo lang po yung arkong tinuro ko kanina, no? Come on, let's go. Spare ribs and skirt steak rice ball. Tapos isang gutom ka ba? Hindi, saktuhan lang ako. Saktuhan lang. The regular portions lang. How much for me? Hindi, ako na bala. Ay! I got you. No, ano, oh, sige, ako tomorrow. Next time, no? Ano lang tayo, tawag dito. Salitan. Yun ang rule. Okay, so that's how you order for your machine. Gutom ka na ba? Nakapag-dinner ka na ba? Gusto ko sana ng ano ng masarap na pagkain yung maraming kanin kasi mahaba pili kaya lang. Takoyaki na lang. Oy! Bakit ka na dito? Eh. Oh, ay. Hey.
pinapay ate, kuya, gusto ko kape. Lahat ng gusto nyo ay susundin ko. Ang magkamali ay pipingo dito. Langit, lupa, impyerno. Im, 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 pako. At sa puso, tunaw at tuldo. Patay, buhay, umalusin na dyan. Kaya pala yun, walang balak mo, ha? Yeah! So, yun na nga po, no? Touchdown. Touchdown sa aming bahay. So, dito po yung apartment namin. So, apartment pa lang, no? Malalaman nyo na kung sino talaga yung mga Pinoy dito. Tignan mo naman. Sasabihin ko sa inyo, basta may payong sa labas, Pinoy yung nakatira dyan. So welcome to our mini apartment. Inka. Ojamashimas. So nakakatawa po yung apartment namin, no. Pagpasok mo ng pinto, hallway kagad. Hindi sa iba kasi ano eh. Living room. Unang pinto sa kanan. Yan, yan, yan. Welcome to my humble room. Welcome to my humble room. Siyempre, ipapakita ko yung ano ko. Musileyo ko. Musileyo. Yan, yan sila ang mga diyan na pupunta yung mga kayamanan ko. Pero joke lang, siyempre. Yan ang sasakyan na gusto ko eh. Ah, ito? Oo. Mahal to eh. Opo ko muna. Tutur ko muna sila sa aking... So, ganito po dito, no? Laundry something. And... the bathroom. Tsaka yung mini... opuro. Bathtub. Isang tao lang kasya. Then, the kitchen, common room. Doon may... nakatira dyan. Dito may nakatira din. Sa Japan, magkahiwalay ang trono at saka ang liguan. So, yun lang.